Nitong weekend, pumunta kami sa Cabanatuan, sa isang resort. Pangalan ng resort ay Lamarang Hotel and Resort. Tapos meron ding restaurant doon. Ang pangalan ay Lamarang Restaurant. Ang sarap na pagkain. Marahin kami na kung ano-ano exotic. Tsaka basta ang daming masarap na pagkain. Pero ang isa sa pinakatumatak sa akin doon ay yung kanilang kare-kare sa kalabasa. Parang narinig ko na dati to, pero hindi ko naman binigyan ng thought. Pero nung natikman ko yon, parang napakasarap. Alam mo yun? May kaunting tamis. Sabi nga ni Alvin, ganun daw. Kung ano ang ibig sabihin yun, hindi ko alam. Ayun. Ganun yung reaction niya nung natikman niya. And it makes a lot of sense. Kasi ako, panagtitimpla ng kare-kare, may kaunting tamis. Alam niyo naman yan. And ang kalabasa, matamis yan. Diba? So, try natin kumuha ng inspirasyon mula doon. Pero baguhin natin ng konti. Tapos, ayun, basta gawin na natin yan, pare. Ang tawag dito, roasted pumpkin kare-kare. Simulan na natin ito, pare. Dito sa kare-kare natin, ang gagamitin natin is yung traditional na ginagamit sa kare-kare. Hindi ko alam kasi iba-iba. Iba tuwalya, nguso, laman. Di ba masarap nguso sa buntot yan. Pero eto, may mga kilala rin akong gumagawa nito. And kung wala kayong nguso at buntot, pwede rin naman to. Or pwede rin anything na kaya na. Di ba pork, kare-kare, gumawa tayo ng kare, masarap din naman. Di ba? Pero dito, ang gagamitin natin ay beef kalitiran tsaka tuwalya. Pare, good morning yan. Amoy gamit nga lang. Pero eto, yan. Kung hindi pa kayo sanay kumain yan, eh, masarap yan. Pare, try nyo. Medyo may amoy lang siya ng konti pag hilaw. Kung gusto nyo mabilis, pwede nyo hiwain to ng maliliit na. O kaya, diba? Bili na lang kayo. Tama. Pero kasi, gusto nating medyo gawing aesthetic ng konti. Oh, aesthetic? Oh, aesthetic. So, cooking show to, hindi spelling show, ha? Academically challenge ako ng bata. Huwag na natin ipakita sa kanila. Mas maganda tong hiwain ng lutuna. Medyo mas matrabaho nga lang konti, pero makukuha mo yung final shape na gusto mo. So ilagay na natin yan dyan. Ngayon, ang daming mga misteryo pagdating sa pagluluto ng tuwalya. Yung iba, kinikiskis pa ng asin na matindi. Minsan, pinapakuloan pa sa suka, ganyan. Iba, unang kulo, tapon. Pero kasi, yung mga yon, ginagawa lang yun kapag mayroong amoy yung tuwalya. Yung amoy na talagang, may konti talaga siyang amoy. Laman loob siya eh. Lahat naman ng laman loob, may amoy eh. Hindi saan nga, karne, may amoy eh. Alam mo yun? Basta ang akin lang, basta sure kayo na maganda yung quality na makukuha nyo, goods yun. May mga nakukuha namang frozen. Usually, yung mga frozen na na-experience ko before yun, wala talagang amoy. Tapos sobrang puti. So feeling ko, parang nilaban ng Tide. Alam mo yun? Hindi ko alam, amoy fresh eh. Diba? Pero malinis yun, walang amoy, and safe naman kainin yun. Pero depende talaga sa source nyo eh, diba? Ngayon, dito sa kabila, meron nga tayo ditong kalitiran at ilalagay natin yon dito. Ngayon, siguro tatanong nyo kung bakit hilaw. Bakit? Ay, hindi pala bakit hilaw. Kung bakit sila magkabukod. Yun bakit? Yun nga. Kasi magkaiba sila ng rate ng pagpapalambot, pre. Medyo mas matagal lumambot ang tuwalya kaysa sa karne. Ngayon, isa pang dahilan doon, magkaiba yung lasa nung sabaw nila. Yung iba kasi ayaw nung masyadong maraming lasa nung tuwalya. Yung iba nakita ko, pag luto ng tuwalya, binabalawan pa nila, hinuhugasan pa nila. And malamang ganoon ang gawin natin kasi iano natin to eh. I-ice bath natin to mamaya para lumamig agad. Para mabawasan lalo yung amoy ng tuwalya. And dahil ayaw nila lasa ng tuwalya, ayaw nilang ginagamit yung sabaw ng tuwalya. May ganoon, di ba? And mas masarap nga naman sa kanila yung beef broth, pare. Depende talaga sa'yo. Ako gusto ko yung lasa ng tuwalya. Ngayon, asin. Nga pala, buo rin yung ano natin, baka natin dito, dahil gusto nga natin makuha yung final shape niya mamaya. Medyo matagal to, ha? So, patience lang. Mga ano to, anywhere between 45 minutes to 8 weeks. Depende kasi sa ano eh, sa bilis ng shaping. Hindi natin masabi. Next, yung pumpkin natin, pre. Medyo malaki ng konti ito. Dahan-dahan, ha? Sa pag-ano nito, medyo matigas to. Diba? Matigas. Pwede. Ikaw, pwede kita hiwain sa leeg. Hindi ko yung gagawin. Pwede lang. Oo. Oh. Kung di kayo ano dito, pwede yung pahiwa sa palengke to. Parang baka lang. Kakayuri natin yung ano na yan. Yung kabutuhan. Kaya natin yan. Tapos, kuha tayo ng, eto na lang. Chicken oil, pare. Lalagay nyo sa loob. Yan. Kung may matirang mga mangilang-ilang pirasong buto, wala namang problema doon. Tapos asin. Kailangan din natin lagyan ng mantika to. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan lagyan ng mantika yung labas. Tapos, sasalang natin yun. Gitna nyo ah. Sasalang natin yun sa 180 degrees na oven, pare. Kung gaano katagal, di natin alam. Dudutin na lang natin yan. Para malaman natin kung malambot na. Tapos, ayun.
Balikan natin mamaya to or after 8 weeks. Wala ko lang naisip, may nakita kasi akong carrots doon. Eh di ba, mapula rin to, tapos manamis na miss. Pati natin isama, di ba? Layo naman ang basurahan, bro. 1 2 3 4 5 6 7 1 14 steps agad 'yon. Di maximum kong steps sa araw 82. Lagot. Ilang natin dyan, tapos... Mantika. Okay na. After 1 hour, eto na siya. More or less 1 hour. Yan. Uy, sarap ng pork belly. Bastos to ah. Alam ko, nagjo-joke ko lang kaya di ako ma-open. Joker ka. Ano mo nangyari kay Joker? Boy pa rin ah. Boy pa rin. Pero kalaban yung si Batman. Anso? Wala lang. Share ko lang. Hindi ko naman sinasabing ako si Batman. Pero may lungga ako. Yung ib. Ay hindi, Batman pala ako. Mm-hmm. Batman. Lang ang puwet eh. Mahilig nga sa puwet. Nang tokwa naman oo. Oh. Ganun pala eh. Oo, oh, diba? Kasi sino ngayon nagkamali? Yung nagbitaw o yung hindi nakaintindi? Hindi nakaintindi. Oh, mali kayo. Mali kayo. Magkumpisal kayo bukas, ha? Itong mga gulay na to. Ito lang itself. Masarap na to. Yung iba ang lasa na ito. Ngayon si Alvin, ayaw niyang tikman. Eh, okay lang. Kung ayaw mong magpa-BI, di ba? Pero tikman muna natin kasi ito yung magiging base ng sauce natin. Siyempre, buko dun sa mani. Nalaglag pa, oh. Hindi mo nalaglag yan, boy. Diba? Daddy blow. Mami, si Daddy po. Kasama si Aling Belen. Wala akong nagbe-bape. Sige nga. Kalabasa flavor. Diba? Tumamis? Harap. Iba yung kinain. Salamat ha sa partisipasyon. Alvin, paparating na lang Puresa Station. Puresa Station na po. Tikma mo. Hindi mo ako ulit. Tikma mo. Ay, di. Baka sabihin mo. Hindi, di. Baka wala kang tiwala na naman sa akin eh. Tiyo natin yan. Oh. Chine-chase na ng manok ang po. Pero okay na to. Palalamigin na lang natin para matungkab natin mamaya. Pero yung mga karne natin di pa okay. So balikan natin yun mamaya. Cut. Ba't mo kinakat? Nandidila pa ako eh. Ay, hindi. Bastos yun eh. Bastos yun? Bastos yun? Cut. Yan. Yung baka natin, pare, okay na. Sino mo kung gaano kalaki yung nilit niya, di ba? Tapos lalagay natin yan dito sa ating ice bath. Yan. At tambay lang muna siya dyan. Ngayon, itong beef broth natin, kasi mahilig talaga ako sa broth eh. Iaano ko pa to? I-reduce ko pa to? Di ba, second year high school pa lang, mahilig na tayo sa broth. Anong klaseng broth yung gusto niyo? Ano ba sa malasang broth? Ah, malasang. Yung malaki rin. Oo, bro. Sobrang tagal na, ang itim na ng broth. Ay, masarap yung talaga. Kaming dalawa ni Alvin, broth is life talaga. Ah, broth is life. Ngayon, tulad nga na sinabi ko kanina, hindi pare-parehas yung oras niyan. So, yung tuwalya natin, it needs a bit of time. Diba? So, asa na yung utong natin? Yan, konting oras pa yan. Siguro, another 30 minutes pa. So, balikan natin mamaya. Yan, so tulad sa beef, lalagay din natin ito sa ice bath. Kung hindi naman kayo nagmamadali, tulad namin, pwede naman talaga to ano, lagay nyo sa ref o kung ano man, or iwan nyo lang dyan. Mas maganda lang talagang hiwain kapag in-ice bath natin. Doon sa original kare-kare video natin, gumamit tayo ng apat na klaseng mani. Uy. Ngayon, parang ganun din, pare. Meron pa rin tayo dito, syempre, peanuts. Tapos, meron tayo... Wala na pala. Wala na pala. Meron sana tayong cashew. Pero wala na pala. Eh, kaipunin ko lang. Meron tayo ditong buto ng kalabasa. Pre-pumpkin seeds. Di ba? Kasi kalabasa eh. Tama. Di ba? I mean, technically, hindi ito mani. Pero sigurado ko, may kinakain ka rin mani na hindi naman talaga mani. So, okay lang yun. Nagkakaintindihan tayo. Tapos, walnuts. Gilingin na natin, pare. Okay na siguro yan. Ito na lang yung payat para di na ka insecure. Isang carrot lang. Tsaka mga gatsi Alvin eh. Yan. Lagay natin dyan.
Tapos kailangan pa natin mabigyan doon ang lasa ng baka. May choice kayo ngayon. Yung beef stock na kinoncentrate nyo, or bakit ba kasi... yung beef stock na kinoncentrate nyo, or yung sabaw ng tuwalya, pwedeng one or the other, tuwalya pwedeng stock. In combination. Diba? Asahin mo? Tuwalya stock. Tuwalya stock. Wala akong masarap na tuwalya stock. Hindi naman sa hindi masarap, meron lang talaga mga tao. Ikaw, kanina. Sabi mo, ang baon tuwal, ang baon tuwal, nakapadiri ako, ganun sabi mo. Ganun sinabi mo, boy. Ganun sinabi mo. So kung meron kayong Alvin sa buhay nyo, wag na. Suwabe. Dark soy sauce, just to increase the saturation. Kunyari, nasa Lightroom tayo, di ba? Mm. Na naman siguro. Kasi... Nag-warning ko naman. Kasi ikaw, ito nagagalit eh. Hmm. Alam mo kasi ikaw, pang-unawa mo ito lang. Ito rin pang-unawa mo yun. Oo. Oo. Si Ella, nanonood. Pang-unawa niyan, kaya okay lang sa kanya. Shoutout. Ella, shoutout sa'yo. Diba? Kaya hindi sila magagalit. And karamihan ng inaanak natin dyan, kasi lawak ng pang-unawa ni Ella. Hmm. Diba? Gusto mo bang makita yan sa plato mo? Oh. Yes or no? Okay lang. O di ba't pa natin ginagawa ito? Okay lang naman pala. naglagay na nga tayo ng dark soy sauce. Uh-huh. Ano pa ba hindi natin pwede ilagay dyan? Tingin ko, lahat pwede na eh. So, meron ako dito ng paprika. Taste-wise, ang paprika naman kasi very light lang ang lasa. Itong ginamit namin, smoked paprika, makakapagbigay ito ng smoky na flavor. So, isipin nyo na lang, inihaw nyo yung kalabasa nyo, pare. Ako, inisip ko na. Sana kayo rin, di ba? Pero palagay ko, okay na to. Galingan na lang natin. Siguro, goods na yan. Hindi na ako naglagay ng tamis kasi ang tamis nanggaling sa kalabasa. Hindi na ako naglagay ng alat kasi ang alat ay nanggaling sa beef stock. So, I guess, okay na to. Siguro, proceed na tayo dun sa mga kagulayan natin, pare. Iigisa lang natin to sa chicken oil. Robby. Tapos na, cut mo na. Na yun lang, iigisa lang natin. Yan. And kapag tinotos nyo, try nyo i-keep na pantay-pantay yung mga stem niya. Kung nandito lang. Bakit? Wala lang, para mas maganda lang, alam mo yun. Para kapag pinlating mo, sandakot na lang. Ngayon, pagka nagkaliko-liko, diretso mo, pre. Parang buhay lang yan. Minsan talaga, mamamali ka ng liko. Wah! Hindi na makapalan mo ganun. Diretso mo lang, pre. Parang nagdadab ka lang, ha. Ito na yung pechay natin. Napakaganda, di ba? Ngayon, doon tayo sa talong natin. Parang gusto ko lang i-glaze ng konti yung talong natin. So, meron tayo dito Korean soy sauce. Bakit? Warning! Uy! 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 Ang dami! Hindi authentic ang ginagawa natin kare-kare. Okay na yun? Wait lang. Biglang namatay yung ano mo. Uulitin ko tuloy yung warning ko. Wala na, hindi na authentic yun. Hindi na singgarbo yun kasi pinapaulit nyo sa akin. Ayoko na. Dapat warning. Ganun na lang yun, pero pinapaulit. Warning! Warning! Hindi ito authentic kare-kare. Parang super next. Okay na. Pwede na talaga. Okay na. Okay na yun. Hirap kumita ng pera. Anyway, ilagay na natin yung talong natin dyan. Tapos lagyan natin ang... Naku! Aso! Naku! Green flavor is still vinegar. Hindi, kasi itong mga inaanak natin, open-minded yung mga yan. Malawak ang pang-unawa. Malawak pang-unawa. Para silang si... pang-unawa mo kasi ito lang. Si Ella, tulad ng mga inaanak natin, pang-unawa, So yung talong natin ay glazed talong, pare. Meron pang magpapasarap dyan. Naku, ito na naman siya. Wala kang kadala-dala, ha? Sesame oil. Naku. Sesame seeds. Naku talaga. Next, yun tayo sa sitaw natin. Pare, anong gagawin ko sa sitaw? Lulutuin. Hindi pa ako sure. Cut mo muna yan. Nag-iisip pa ako. Siguro, iprito na lang natin ito sa chicken oil tulad ng dati pa natin ginagawa. Dati naman kasi nung ginawa ko yan, pinirito ko, ay hindi, binuhul-buhul ko. Ayoko na nun. Yan, asin lang. Kung di pa kayo nakatikim ng pritong sitaw, like ko sinasabi, napakasarap ng pritong sitaw. Si Alvin! Ha? Sitaw hater yan. Kung sitaw na lang ang matitirang pagkain sa mundo, mamamatay na lang sa gutom yan. Pero nung natikman niya yung sitaw na pinirito, anong masasabi mo? Wala. Okay. Medyo binastos ka dun. Okay. Hirap na wala script eh. So, luto na yung sitaw natin, par. Yan. May konting browning. And hindi siya malutong ha. Baka nag-expect kayo ng vegetable french fries.
Sabog ako palagi para malimutan ka. Ooh. So ito na yung beef natin, pare. Yeah. Kasi pagkabasang-basa yung karne mo, medyo, I mean, okay yun. Pero not all the time. Kunin ko lang tong part na to. Oh, nahiwala agad grabe. Pa. Diba? Grabe lambot. Kalambot. Mm-mm. Ngayon, etong part na to, napakaano yan, pare. What's the word? Yummy. So tatanggalin natin to. Hiwain natin parang medallions, pare. Yung mga di ko natanggap nung high school. Uy! Grabe, medium rare. Sa't ka lahat yung oras may treasure cooker? Tapos magilitang kita. Hindi. Ito yung dahilan kung bakit natin pinapalamig, pre. Kasi hindi mo maihiwa ng ganyan yan. Kapag may magiging boom, corn beef yan, matik, di ba? Dark sear. Huwag niyong galawin. Ba't ginagalaw mo? Sabi nga ng tatay ni... Sila ituturo mo. Random na tao. Do as I say, not as I do. Yun, oh. Nabigyan naman natin ng konting sear and I think hindi naman nagkakaproblema sa pagkakahibla-hibla. So, etong next side, medyo bibigyan ko to ng konting oras pa. Baka magtampo eh. Pag nasear nyo na maayos, sana makuha nyo rin na maayos di tulad ko. Yan pare, oh. Diba? Uy, ayos yun ah. Ayos talaga yan. Ikaw ayos ka lang ba? Yun naman. Oo, buti na lang. Ayos ka. Ikaw, ayos ka ba? Oh, ayos ako. Ikaw, ayos ka ba? Ba't ba tinatanong kung ayos ako? Ako, tinatanong ko kung ayos ka kasi concerned ako sa'yo. Kasi alam ko, nakangiti ka lang pero deep inside. Paano mo nalaman? Hindi kayo yan sa lalaki ang umiyak. Hindi, totoo yun. Huwag kayo mahihang umiyak. Last component na kailangan natin gawin ay yung tuwalya natin. So, kailangan ko pang mag-isip. First time ko sa buong buhay kong matuwa. Nung naghibla ang aking tuwalya. Diba? Tira mo, preho. Meron tayong tissue dito at lalagay natin ang ating mga sinulid dyan. Ang ano? Ang ina, binila ako ng puta. Ang ina mo. Feeling ko tatalsik siya. Gabong captain, no? Kapitan Tutan. Bastos. Ang susi lang naman talaga sa pagluluto ng mantika. Huwag kayong matado, matatakot. Ah, hindi matatakot. Tandaan nyo, kapag natansikan kayo ng mantika, konting sakit, sakit lang naman yan. Hindi naman niya maka-affect sa personal yung buhay. Alam mo yun? Okay lang yan. Oo. Ay, gagong ganda nang nangyari, boy. Buo siya, oh. Ay, putang... Ganda nang mangyayari dito, pre. Ganda nang mangyayari dito. Yun na nga eh. Di ba kanina yung kinakatakot ko na ito yung mangyari? Nung nangyari, gumanda pa. Ang lesson dito, gawin nyo yung mga bagay na nakakatakot para sa inyo. Kasi baka mas magandang maging resultan. Matatakot akong suntukin ka. Kasi kaibigan kita. Hindi ko gagawin yun. Kasi baka maganda kalabasan. Pakala, mas close na kami ni Alvin. Pop of color. Maganda yung suggestion ni Alvin. Kailangan, bahala ko kasi yung bagong itumpo ko lang sa taas. Pero sabi ni Alvin, bagong glaze. So gawa tayo mabilis pare. Gawa, hindi pa, hindi pa. Hindi namin masyado pinakita kasi mabilis lang to. Basically, tubig, bagong asukal. Tapos adjust nyo yung lasa. Tapos, tagyan natin ng konting-konting cornstarch. Yeah. Ayan. Nakikita mo na ba? Ang bagong glaze. Bagoong glaze suggested by Alvin. At eto na nga pare ang ating pumpkin kare-kare inspired ng Lamarang Hotel and Resort. Tama di ba? Kasi may Lamarang restaurant din naman eh. Lamarang restaurant. Basta sa Lamarang sa ano, sa Kabanatuan, ang sarap ng pagkain nila doon. At eto, eto na nga siya. So ano pa bang gagawin natin diyan? I-wrap yun na ako na yan. Freezer na yan. Jerome, birol ka nga muna. Ayan, picture ka na. Hmm?
Okay, masarap kung sa masarap. Nandun tayo. Ang dami nangyayari sa bunganga mo. Medyo parang, ano ba itong nararamdaman ko? Ano ba itong na-experience mo? Ano ba itong nalalasahan ko? And siguro kasi kanina, medyo parang, bakit walang kare-kare vibe? Bakit walang kare-kare vibe? Yung unang agad ko pala, walang kare-kare sauce. So hinabulan ko. Nung pumasok yung kare-kare sauce, ano yun? Para kasi ba? Ate Ella, no? Ay, oo, malawak yung pangunawa. Inisip ko pa. Sorry, Ella. Diba? Maganda yung presentation. Unsa, naging proud. Hindi ito ang best plating na nagawa ko. Pero, natuwa ako dito dun sa idea na pwede mo palang isirpa at pagmukhain mong steak filet mignon, pre, ang kalitiran. Pero, iba yung karne, di ba? Pero, para siyang steak, pero hindi. Di ba? Palagay ko, pwede malagkit. Yun. Kasi kalitiran yung ginamit natin. Tapos, sinir natin, tinusta natin. So parang talaga siyang filet mignon, di ba? And eto, again, eto na yung sagot sa mga taong ayaw kumain ng medium rare na steak. Sorry, hindi po sila tanga. May kanya-kanya lang po tayong preference. Konting comment lang sa niluto ko. Medyo matabang yung tuwalya. Medyo natatabangan ako doon sa tuwalya. Sana, nung bago ko sa iprito, tinimplahan ko. Di ba? Ang ganda ng lutong eh. Tsaka ang lutong niya pa rin. Kanina-kanina pa ito nakayangyang dito kasi nagprito kami, gumawa kami ng sauce, nagpicture pa kami, nag-b-roll pa kami. Pero malutong pa rin, di ba? Tapos yung nasarsahan, ako pre, oh. Ayan, oh. Yung nasarsahan, tikman natin. Nabasa ito, technically, ha? Mmm, parang kumain ng ano, pundidong bumbilya. Ang lutong, pre. So siguro, ang gusto ko na ipakita dito sa content na to ay, huwag kayo matakot maglaro pagdating sa kusina. Kasi talagang, nung sinimula namin to, yun lang talaga idea natin. Kare-kare na may kalabasa. Pero alam namin na willing kaming maglaro, willing kaming gumawa ng mga bagay na out of the ordinary, and willing kaming magkamali while doing so, di ba? Sa kusina kasi, pare, the possibilities are... endless! Late ka. Ang ina. Dalawa na nga lang yung sasabihin natin. Bagsa ka pa po. Sa pa. Double-check ko yung bulletin board. The possibilities are... endless! Drum and liar! Ay! So mga ina-anak, gusto nyo ko i-try nyo to. Pero higit sa lahat, gusto kong makita kung saan nyo pa pwedeng i-apply yung reverse searing ng karne. And higit sa lahat, yung crispy tuwalya. So yun, maraming salamat mga ina-anak sa panonood and I love you all. Pero as a friend lang muna kasi ako ay busy sa trabaho.